ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awiting sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inako niya't hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pagkauliran at pag-aampon ng mga banal ay inilaan mo para sa kainan naming huwag humadlang. Sa pagtaak sa landas ng kaligtasan, ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa pagsilang San Roque sa kalangitan ay makadulog sa iyo ng pagtalunton namin sa kanyang pinagdaanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa tuktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manesses, ang buong lupain ng Huda hanggang sa kanluran ng Negev at ang kapatagan sa Makatwid ay ang kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar, sinabi sa kanya ng Panginoon, iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninuno, sina Abraham, Isaac, at Jacob. Pinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet Peor. Ngunit wala ngayong nakakaalam ng tiyak na lugar.
Siya'y 120 taon nang mamatay. Ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagduksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran ng Panginoon. Wala ring nakagawa ng mga kabalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng kapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpupuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahanga-hangang ginawa sa tanan. Lapit at makinig ang nagpaparangal. Sa Diyos at sinyo'y aking isasaysay. Ang kanyang mga ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing. Dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan. Ang buhay ko'y kanyang bigay. Magsitayo na po ang lahat. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkakasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Pag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkakapatid ay napapanauli mo sa dati at napanunumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa
o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa rin siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at anumang ipahintulot niyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa ng paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pistahan ni San Roque, ang patron po ng mga pestilence, no? Ang patron kung saan tayo'y tumatawag upang ang mga bagay na nangyayari, halimbawa ang pandemya o ang mga bagay na nangyayari dahil sa laganap na sakit ay magkaroon ng kagalingan at maibsan sa kanyang pananalangin para sa atin. Kaya nga po, nung buong pandemya, San Roque po ang tinatawag natin bilang patron upang tayo'y ipanalangin at ipagadya sa sakit na ito. Yung buhay po ni San Roque ay isang buhay na marangya. Nung mga panahon na siya ay bata, yung kanyang tatay ay isang gobernador at sila ay mayaman. Nung namatay yung kanyang mga magulang, no, ang kanyang nanay ay malapit sa simbahan, no? Yung namatay yung kanyang mga magulang dahil napalapit siya sa pamumuhay ng simple at ang tawag sa kanya ng Panginoon ay mamuhay ng payak, lahat po ng kanyang kayamanan ay ibinigay niya sa mahihirap at sumapi siya o sumama siya sa third order ng mga Franciscan at namuhay ng isang pulubi na umaasa lamang sa limos ng mga tao. Papunta siya noon sa isang lugar at sa isang pilgrimage papunta sa banal na lungsod, no, sa Holy Land. At dito, o sa Europa, doon sa Roma, papunta siya sa Roma. At papunta dito, nagkaroon ng tinatawag na laganap na sakit, no? Kung inyo po matatandaan yung history nyo, meron po tayo o nagkaroon tayo ng Black Plague na siyang naging dahilan kung bakit ang marami sa mga taga-Europa ay nagkamatay. At doon sa pagdaan niya, no, siya ay nag-a-administer sa mga may sakit at sa pamamagitan ng pagtatanda sa krus ng mga may sakit, sila'y nagkakaroon ng kagalingan. Matagal na panahon na tumutulong San Roque sa may sakit hanggang sa isang araw, dinapuan siya ng sakit at makikita sa kanyang binti yung epekto ng sakit na ito, nitong bubonic plague na tinatawag. At yung milagro, ang ginawa niya nung siya'y nagkasakit na, pumunta siya sa isang forest, no? At dito, siya ay ina-administer ng isang anghel at ng isang aso. Yung aso ay nagbibigay sa kanya ng tinapay at yung anghel naman ay sinasamahan siya upang i-comfort at pagalingin. Kaya nga po yung mga imahe ng imahe ni San Roque, makikita nyo parati ang isang anghel at isang aso. Kaya nga po kinikilala din siya bilang mga patron ng mga mahilig mag-alaga ng aso at ng mga aso. Kaya nga po, itong si San Roque, dahil sa kanyang pagiging matapang, pagiging tapat sa Diyos noong mga panahon na mahirap makipagkapwa, mahirap, no, samahan yung mga taong may sakit, kinilala siya ng simbahan bilang patron ng mga ganitong klaseng pagkakataon.
Hindi po nakita ni San Roque kung ano yung mga nangyari o ano yung dulot ng kanyang pagiging mapagmahal o charitable sa kanyang kapwa. Pero damang-dama po ito ng mga taong kanyang tinulungan, ng mga tao na nagkaroon ng kagalingan dahil sa kanyang pananalangin at intercession. Tulad po nung karanasan ni Moises sa ating unang pagbasa. Sinabi po sa unang pagbasa, ipinakita sa kanya ng Panginoon yung lupang pangako. Noong mga panahong pong ito, si Moises at ang mga Israelita ay naglalakbay doon sa lupang pangako ng ating Panginoon sa kanila pagkatapos silang ipag-adya doon sa kanilang mga kaaway. Ipinatanaw sa kanya, pero ano mo sabi ng ating Panginoon? Hindi ka na makakapunta dyan. Hindi mo na mararating yan. Pero si Moises, hindi tumigil sa kanyang pagiging mabuti. Hindi tumigil o nawalan ng pag-asa sapagkat alam niya yung pangako ng Diyos ay matutupad. Pwede pong sa ating buhay may mga ganito ring pagkakataon. Merong pagkakataon na gumagawa tayo ng mga bagay na mabubuti upang sa uli makita natin yung epektong itong kabutihan sa atin. Pero hindi natin alam yung itinatanim nating kabutihan tulad ni San Roque, yung itinatanim niyang kabutihan doon sa mga may sakit, nagkaroon pala ng mabuting epekto sa mga taong nakapaligid doon sa mga taong ito. Dahil pinili ng mga taong ito na magmahal tulad ng pagmamahal na kanilang naranasan mula kay San Roque. Katulad din ng ating ginagawa, tayo gumagawa ng mabuti, nakikipagkapwa-tao, tayo ay gumagawa ng lahat ng kabutihan, hindi man natin makita, pero yung mga taong ginawa natin ng kabutihan, gumawa rin pala ng kabutihan. Gumawa pa rin, pinagpatuloy pala yung tama nating ginagawa. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, di natin kailangan ma-discourage. Bakit? Kasi yung ating mga ginagawa, kung ito ay maganda at mabuti, ito'y ipagpapatuloy. Kung ito ay naayon sa kalooban ng Diyos, kahit wala tayo, may pagpapatuloy tayo. Ito po yung ibig sabihin ng lahat tayo ay mahalaga. Lahat ng ating ginagawa ay makakatulong sa pagbabanal sa bawat isa. Ito rin yung sinasabi ni San Pablo nang sabihin niyang, iba yung nagtanim, iba yung nagdilig, no? Iba yung nagnourish, at iba yung aani. Ano yung intention? Magpalago ng tinanim. Ang intention, ipagpabunga yung itinanim. Iba't iba man yung nag-nurture, iba't iba man yung nagbigay ng pagkalinga. Halimbawa dito sa taong ito, ang ultimate goal, mailapit sila sa Diyos. Ganyan po yung ating gawain. Ang bawat isa po ay mahalaga sa atin dahil ang bawat isa ay dapat nagtutulungan upang marating natin ng kaharian ng Diyos. Ikalawang punto po, mga minamahal kong kapatid, narinig natin sa ating mabuting balita ang ating Panginoong Jesus na nagtuturo kung paano ba ang tamang pagkumpronta o pagfraternal correct, no? O magkaroon ng fraternal correction sa ating kapwang nagkasala sa atin. Fraternal correction, ibig sabihin po yung pagtatama sa isang maling nagawa sa atin. At maganda yung paraan nito. Yung una pong paraan, sabi, kausapin mo in private. Kapag po tayo ay nagtatama, yung mga magulang po na naririto, kailangan nating maging maingat din. Bakit? Minsan, ang hangad natin itama yung maling ginagawa. Itama yung pagkakamali ng taong mahal natin. Pero minsan, kapag ka ito ay ginawa in public o may nakarinig na iba, minsan yung intention to correct ay hindi na nananaig. Bakit? Eh, pinahiya na ako eh. O kaya naman yung batang pinapagalitan nyo, imbis na matuto, ano yung matatanim sa kanila? Yung galit, yung masakit na salitang sinabi mo. Kaya nga, kailangan natin maging maingat. Bakit? Gusto nating itama ang isang pagkakamali, pero
Makadiyos din ba yung paraan na ating ginagawa upang itama yung pagkakamali? Minsan po, habang ako'y naglalakad pa uwi, galing dito, papunta sa London, may narinig akong nananay malapit doon sa simbahan, na nagmura yung anak niya, pinagalitan din niya ng mura. Mali yan, tapos nagmura siya. Hindi na itatama ng isang mali yung isa pang mali. Pangalawang step, sabi doon sa pagtatama na itinuturo ng ating Panginoon, kailangan daw nating magsama ng ibang tao upang maging saksi. Pagkatapos, kung hindi talaga makikinig, anong gagawin? Hingi ng tulong ng simbahan. Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, tayong lahat ay binibigyan ng Diyos ang pagkakataon upang ating mapagtanto yung ating pagkakamali. Kung tayo nagkakamali, kailangan ma-realize natin at tanggapin natin yung ating pagkakamali at sikaping ayusin at isabuhay ang turo ng Diyos. Sikapin na magpakabuti. Kung doon naman tayo sa part na tayo nagtatama, ang tawag din magpakumbaba at ibaba yung ating sarili upang yung ating tinutulungan na itama, yung ating tinutulungan na ituwid yung kanyang landas, hindi rin mag-isip sa atin na tayo ay self-righteous o nagbabanal-balala na nagpapakabuti lang. Ang lahat po ng bagay, mga minamahal kong kapatid, itong mga simpleng bagay na ito, makakatulong po sa ating kabanalan kung atin pong isa sa buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Hilingin po natin ang pamamatnubay at pananalangin ni San Roque. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon ng sama-sama. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga may sakit, matatanda, at ang mga nakaratay na sa kanilang tahanan, naway makita nila ang kaginhawahan at kasiyahan sa kagandahang loob ng mga nag-aaruga sa kanila, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ang mga yumao, naway maging malinis ang budhi at maihanda sa walang hanggang pakikiisa kay Kristo, manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Mga minamahal ko kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat ng nagpamisa at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Punuin nawa kami ng iyong presensya, Panginoon. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak. Hinihiling namin na tulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin.
Iniling namin ito sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po muli ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, pakundangan sa paghahain niyanda, ngayon si San Roque ay ginugunita. Pagkalooban mong kami ng pagpapala ng kapayapaan, kaisahan, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyo'y kabutihan lagi mong pinapaalingaungaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan na tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kaming makatulad at ang banal na tao'y tumutulong sa lahat, sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis sa aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at panginabahan kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabereng Maria ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, dilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinanibigyan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunguin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan ng tugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po.
Sinisiyasan mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon na itong batid. Sa'yo'y anumang isip ko'y di mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at nagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pakikinabang ngayong ginugunitas San Roque ay magpapabanal lawa sa amin sa kalooban upang kami paginapating makasalo sa iyong sariling buhay. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng benisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayanan sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinaranal ka na. Nuestro Padre Jesús Nazareno.